kingdom government. At sa kingdom government, yung pagbalik-aral, ay nakita natin na yung katuroan na yan ay tinuro pa sa Old Testament na katuroan doon ay the coming, the kingdom's coming. At sa from kay John the Baptist naman, the kingdom is near. At si Jesus naman, ang kanyang teaching after 40 days siya, after 3 days na resurrection, resurrection siya, bumaba siya po 40 days. At ang tinuro niya is not about salvation, is not about the blood of Jesus, is not about anything, but it's about the kingdom is already here. So, at nakita din natin doon na doon sa pag-aaral natin na ito'y sa kingdom ay binubunang siyempre pag sinabing kingdom meron yung hari, meron siyang king, may boundaries, meron siyang citizens, meron siyang potent condoms, meron siyang culture, meron siyang lifestyle, meron siyang resources, at meron siyang government, at meron din siyang ambassador, representative, at embassy, rivals, about the rivals, si Satan, kanibal ng kaharian ng Panginoon. May mga benefits yan. Makita natin yan. So, and my God shall supply all our needs. Yung saklot at yung authority. So, ngayon naman yan yung inubunan si Series 1. Ngayon, I would like to share to you na si Ro, mas maganda talaga na pinabuti ko natin tayo PowerPoint. Ito yung Series 2. At ito yung about Kingdom Life. Kingdom Life. Sa Kingdom Life, maunawaan natin mabuti ito at tutuwan yung pananamin maging malumanay sa pagtuturo. Kasi napakaganda nito. Ito yung pinubuo ng bakit tayo naging Kingdom People from religion to Kingdom Church. Kingdom. Ito nakapaloob yung kapangyarihan ng Panginoon. At maraming tayong mauunawa dito na mas malalim na talagang pususuriin natin ay masasagot yung mga katanungan natin. At tagal na natin Kristiyano, even ako, tagal ko ng pasto. At parang, alam niyo yun, yung nananatili, buhaw pa rin ako. Hindi sa nagpahanap ako ng bagong katuan. Yung mga katanungan na I believe na ito na yung kasagutan ng Panginoon na kahit anong gawin sermon, na kahit anong gawin pagiging stricto, kahit anong pangungonsensya, kahit anong disiplina gawin, ay nananatili. Parang unchurched side, parang nasa ganong kalagayan na eh. And I believe that this is the answer. So, I will going to share the PowerPoint. At itong series natin, ito yung tinatawag na Kingdom Life. So, maliwanag ba dyan sa inyo? So, kita niya yung Kingdom Life kasi mas maganda habang salita ako nakikita niyo para yung but anyway, I will send this whole series lalo na sa atin, sa church natin yung mga gustong mga kapag-cuts up alam ko na meron
tawag na member, kundi because we are titular na tayo sa isang country, that's why tinatawag tayong heavenly citizen. At mamaya ipapaliwanag na natin yan. And also, yung kingdom culture. Pag sinabing culture, ano ba yun? Ano bang, yung pag sinabing culture, ngayon pa lang gusto mong i-start sa inyo. Sinabing culture, yan yung sa pagbibig, kinuha yung kultura natin. Halimbawa, gaya na, tayo mga Pinoy, kung saan ba natin nakuha yung kultura natin, yung mga tradition natin, yan, by sa mga Hapon, sa mga Astila. Pero sa kingdom culture, siguro, of course, ang kultura natin na dapat mabuhay kung anong meron po sa heaven, sa kingdom community. Amen? So, dito, wag ka tayong magsasawa sa verse na to dahil meron ng separate topic to eh. No? Talaga lalalimo natin to. Kasi unang-una talaga na dapat natin na seek first the kingdom of God and His righteousness. No? And all these things shall be added unto you. Kasi pagdating natin sa kalangitan, no? Kapag nakasama na natin, kapiling na natin ang Panginoon, hindi na natin itong mga bago, hindi na natin kailangan itong mga all these things. No? Pag sinabi kasi all these things, ito yung mga primary pangangailangan natin. O yung mga pangunahing pangangailangan natin na dito sa lupa natin, sa pagkita, gaya ng pagsarayin, ano yung mga pagkain natin, anong susunti natin, anong trabaho natin. Pero bakit sa kaya sinabi natin dito na seek first the kingdom of God? Pag sinabi, unahin mo muna yung kaharian. Pag sinabi yung kaharian, kung makikita natin sa pag tayo sa turismo, lalo na sa Pilipinas, kapag tayo nag-advertise ng tourism, hindi dahil sana maging maingat ako dito, no? hindi sa ayaw natin i-advertise ang Panginoon Diyos. Pero sa tuwing natin, kapag ang dating sa atin, maski yan, sa mga kumayo na sa inyo, naniniwala ako na talagang galing sa puso natin, evangelism, ginamit na natin government of wealth, yung G12, yung mga ladder of success, strategy. No? Pero dahil makikita natin ito sa mga nagsira natin, kapag ipinakupag-upag ang itinala na natin kagad yung pagdating na sa Diyos, parang hindi sila masyadong interesado. Alam mo bakit? May mga Diyos din sila eh. Halimbawa sa Muslim, meron sila Diyos. Ang dating sa kanila religion. No? Parang kumbaga sa tourism, pag sinayang ng tourism, hindi mo naman ipapakilala si Duterte. Hindi mo ipapakilala si President o yung Prime Minister ng kung saan, sa Europe. Kundi ang ipapakilala mo doon kung anong meron doon sa kaharian. Are you there? No, dapat makita sa atin ha, na kagaya sa Amerika, no? Anong pakialam mo kay Trump? It's not because hindi natin din ba pinahalitulad natin ito. Pero ang dating kasi niya, kaya sinabi ng Panginoon, seek first the kingdom, no? No? Hanapin niyo muna yung kaharian. Tignan niyo muna kung okay kayo doon. Ano bang klaseng kultura meron ng kaharian? Ano bang klaseng pagpapala meron sa kaharian? Ano bang meron na ididigay ang kaharian? At kapag past mo, may pagpumunta ka sa turista, pumunta ka sa United States. No, kung doon sa gusto pumunta, ang unang mag-attract sa'yo, hindi yung presidente, kundi yung oportunidad, no? yung kultura ng buhay, kundi yung kung anong meron ng Amerika, green card holder ka, kapag green card holder ka, di ba? Ang maganda ang benefits, ang medical benefits mo. Kagaya sa Qatar, bakit ayaw sa kutusin kahit anong mangyari, kung maaari, ayaw natin muna sa Pilipinas. It's not because ayaw natin ang Pilipinas, kundi yung kultura, ibig sabihin yung klase ng buhay na meron dyan sa Qatar. Di ba dyan, madali ang hospital dito, magpapaswab ka lang, 5,000 na. No, ang pagkain dyan, madali. No? Ang trabaho, malaki ang sweldo. So, ganun din. But seek first the kingdom of God. Makikita ayaw ng Panginoon. Pero pagdating mo sa airport, ang makikita mo agad, o saka mo may makikilala,
nakikita natin ang na hindi man natin nakikita ang kaharian sa kalangitan sa ngayon. Alam natin na may kaharian. Yan yung mga bagay na sinasabi natin. Pero hindi natin nalalaman na ang kapangyarihan at ang pagpapala at ang kaharian na yan ay ibinabana na ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit si Kristo Jesus ay hindi na nag-iisan pa. Ibinaba niya ang banal na Espiritu. Mamaya pag-usapan natin yan. Amen? Nandun siya, he's sitting right hand. He's sitting in the right hand of the Father. Pero iniwan niya sa iglesia. Ayan tayo sa panasapat na pinagtatiwalaan na Diyos. Ginawa niya ang ambasador dito upang bigyan ng buong-buong kapangyarihan, karapatan, authority, dominion na mag-rules dito para yung invisible kingdom ay maisagawa kagaya ma-establish dito sa pamamagitan ng kingdom, church of kingdom people. Amen po ba tayo dyan? Mabilis ba? Are you there? So what's getting the purpose to extend his kingdom through colonization? Alam niyo po, pag sinabing colonization, it is a process for the government or determines to extend his kingdom. Alam naman natin yan, kung pagdating sa colonization, siguro, hindi na tayo papatalo yan. Ilang colony na ang pumunta sa Pilipinas. No? At kung yung biruin, kung ilang taon na. Diba? Ang Hapon, ilang taon. Ang Amerikano, ilang taon. Ang Spanish, ang Kastila, ilang taon. Amen? Kaya nga, mas, ang Amerikano, tingnan niya tayo, yung mga bata ngayon hindi na kumakain yan talaga mga pagkain Pilipino. Ano mo kinakain yan ngayon? Dahil na-colonize tayo ng Amerikano. Eh. Ano mo mga kinakain ngayon yan? French fries, Kentucky, McDonald's. Amen? Hotdog. Colonize tayo eh. Ibig sabihin, ganun din eh. No? Ang colonization, dapat, ang extension no? Ng pag-ahari ng Panginoon, pag na-colonize tayo niya, it is a process. No? Na isang pamamaraan niya upang ang kanyang kaharian ay ma-establish dito at mapalawak natin. Anong klase ng pagpapalawak? Ang kanyang rulership, ang influensya, sa pamamagitan ng kanyang will, hindi sa pamamagitan natin ang ating will. Kaya nga, di ba, maski siya, at madalas natin sabihin, your will, not my will. Kaya pag nawala na tayo rito sa ganitong linya, mawawala talaga tayo rito. At dalawa lang ang klase ng pagkahari dito, may rival. Pag nawala tayo at hindi, nagkaroon tayo ng sarili natin, at hindi natin ginamit ang will ng Panginoon, gagawin natin yung self-will natin. At dalawa lang naman niya, ang self-will na yan, kayang-kayang kontrolin sa Satanas.
iglesia, what is the meaning of iglesia? We are the group of believers. It is not a building, the group of believers like us. Pero hindi tayo nanatili as a church people, di ba? Because we are set apart, that's why they call us kingdom people. We are called saint, set apart. Pero kung mananatili ka, yung mga mananatili, ilaw na iglesia, the church is not in the fruit out of the kingdom. Kapag ang church ka ba, madalas natin sabihin na, matay na ko dyan, parang
sa lupa. 40 days siyang nag-preach dito. 40 araw siya nag-preach dito. At ang pin-reach niya dito is about the kingdom. And ang unang-unang preaching niya dito is repent. Repent means hindi yung pagsisisi ng kasalanan dagat. Repent means to have to change your mind about the teaching that you have received. So, hindi, magbago na kayo ng kaisipan. Makita niyo ang tuluan, proclaiming the gospel of the kingdom.
for God, we need to be joyful, be in joy. Dapat ito tayo, enjoy lang. We need to be peaceful, seeking to live in peace. For God, we need to be strict and righteous. Kaya nga, tingnan ninyo, no? Wala namang problema eh. Dun, kapag ikaw ay umamin sa kasalanan, just to repent. Kaya akala nyo napakaigit ng iglesia. Dahil nung nakita ko rin ko, it's not only yun, hindi puro awa eh. Dapat talaga, dapat, dahil hindi ka pwede umamin ko sa iyo. Hari yan eh. Hindi ka pwede makipag-party. Hindi ka pwede kumuha ng abogado. Ang bayad ng kasalanan na yan, oh. Ang mabayad. And you cannot please God. You are not living in the righteous living. We must believe in the reality of the kingdom. Bakit dapat natin paniwalaan ito? If we as a believers in Christ do not live in the reality of the kingdom today, we cannot be built in the structure of the church. Matutong ba lang ito? Alam nyo, napaka mapalad natin sa Panginoon. Iglesia natin, hindi man natin doon sa parang inaasam din natin lumaki na lumaki maging mega. Pinahintulutan ng Panginoon. Dahil I believe mo that lahat nakikita ng Panginoon ang puso natin at desire natin. Pero today, we know that Lord, Panginoon, mas lalo pa natin titibayan. Although na matibay na, pero mayroon pa pala mas matibay. Mas lalong makakasigur tayo na talagang siguraduhin natin ang structure ng ating iglesia to want us to become kingdom people. Kailangan ng church natin maging kingdom church. Amen? And this will be built in the reality of the kingdom. Amen? Pagiging reloy, ano, we just only people na yun, join church more. Parang ito na. Example, a believer may go to the meeting round, makakapagsimba tayo, makikita ba? Parang ganyan lang, simba-simba lang tayo. No? Ayan yung madalas natin pag-usapan. It's just only religious duty. If we do not practice and live the kingdom life, parang yung sinasabi sa Matthew chapter 5-7, we will simply go through the motion and activities in the church life. Ano ba yung mga music ministry, yung finance, fellowship, Bible study, and we will practice the church of home religious duty being church goer. Yun yung sinasabi natin na nasa iglesia na tayo, born again Christian na tayo, Christian na tayo, pero dala pa rin natin, parang religyoso lang tayo. Amen po ba tayo dyan? Ngayon, nagiging formal na lang itong meeting na to. Pero actually, matagal na natin to. Amen po ba tayo dyan? Kaya nga sa
can be properly built up in a church. The kingdom must be reality of the church. Otherwise, the church will be empty. Ito yung sinasabi natin na ang dami nyo na napuntahan ng iglesia. Pero ang iglesia parang, no, minsan patay, parang, you know, it's not, walang spirit, hindi nyo maramdaman ng Holy Spirit. Amen po ba tayo dyan? Because the church is not under the authority of the kingdom. No matter how many activities and meetings it has. Only those who sit what the Greenway Church as the kingdom of God is can be properly built up in the church, even into the structure of the church. Kaya ang church natin, napakahalaga. Ikakapit na lang natin yan. And we believe that we are internet ready. Amen po ba tayo dyan? Ikakalso na lang natin uli. Pinabatibay na tayo. Lalo pang pinagibay ng Diyos. Amen po ba tayo dyan? Hallelujah, no? Kaya talagang compatible yan. We are the kingdom people. No? We are the kingdom church. And then we are under the authority of the kingdom. From the visible church. No? From the unseen. The unseen. Woo! A church is brought into being through the authority of the kingdom. In Matthew, tignan nyo chapter 16, verse 18-19. And I also say to you that you are Peter. On this rock I will build my church, and the gate of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be lost in heaven. Tignan nyo, ito yung sinasabing susi. Hindi lang ito ginagamit sa pagpapalayas ng demonyo. Inuulit ko. Mostly, maski ako nung araw, itong binding and losing, ginagamit natin sa deliverance. Pero ito yung peace eh. Sabi ng Panginoon, no, tingnan nyo sa 19. Matthew chapter 16, verse 19. Tingnan nyo, are you there? And I will give you the peace of the kingdom. Hello? Of heaven. Saan ibinigay yun sa church kay Peter? No. Means, Peter represents the church. Whatever you bind on earth, tingnan nyo kung anong ipag-utos, talian nyo rito. At talian sa langit. At kung anong talian sa langit, that is. At wala pong pintuan, pero the Hades, ang gate, the gate of Hades shall not prevail against it. Tingnan nyo kapangyarihan. Mga kapatid, we are living, the church is living under the kingdom, the authority of the kingdom. Even the gates of Hades shall not prevail against us. Are you there? Hello? Ulitin ko. Only to make sure that our church is under the authority of the kingdom. Now that we know that our church, we as a kingdom people, our kingdom church is under the authority, rulership, protection, masters, govern, reign under the authority of the kingdom. Shall we say amen on that? Amen. And then the gates of Hades. Kalaban natin yan eh. Mamaya meron akong separate na titigyan. The gate of Hades shall not prevail against it. Pag sinabi, no, walang kapangyarihan yan. God will protect our finances, job, family. Amen? Ano pa? Kapuhayan, relationship,
face of the kingdom. Without the kingdom as the reality of the church cannot be built up. In Matthew 16:18, tingnan nyo to ha, right after the Lord Jesus revealed that he is the one building his church, he also spoke concerning the peace of the kingdom of heaven with the binding and the seal. The gates of Hades trying to invade, no? Isa lang naman ang kalaban natin, pag sinabi Hades, ito yung umaatake sa atin. Many pastor and Christian workers like to build their church. They concept of building their church is to teach, preach, organize, and arrange. Kasama tayo dyan. Kasama ako dyan. Diba? But when the Lord spoke about the church, he mentioned the gates of Hades trying to invade, to pause, attack the building. Kaya pala eh, no? Ang daming, di ba? Kompleto ka naman, no? Every Friday nandiyan ka, active na active ka, nasa ministry ka pa, nagka-tides ka naman. Pero nadadali ka pa, na-attack ka. Amen? Because we have been given the peace of kingdom to bind and to spot as bound loose in heaven, also loose in heaven. Hindi natin napapractice. Kailan ba natin napractice? Napapractice lang natin ito pag may pinapalayas na demonyo. Amen? Kapag nituturo yung doorway sa deliverance, amen po ko tayo dyan. Pero ito pala yung pinakamatindi sa lahat because this is the peace of heaven. At kailangan maunawaan natin na meron talagang umaatake sa atin. Ito yung trying to invade and of course, and attack the building of the church. Tayong mga kingdom people. Yan yung the gates of Hades. Which it represents the power of darkness, the sins of the Lord. So we have to exercise the kingdom. The building of the church is intimately related to the exercise of the kingdom mind. Napakahalaga nito, kahit paulit ito, ano to, nakakasawa to, pero lagi kong para maging familiar tayo. We have to exercise the kingdom life. If we don't know what is the kingdom life, what is to exercise the Lord of Covid in mind, and we nawawala sa atin, the most neglected, amen, sa Christian life, is to use the keys of binding and loosing. We do not know what it's to be the church. The church is brought into being through the authority of the kingdom. Amen po ba tayo dyan? Ngayon, nakikita nyo, patindi na patindi ngayon. Ang iglesia na MIMF, mas lalo pang pinatindi because starting from now, we will make a declaration that we are the kingdom people, we are the kingdom church, who are under the authority of the kingdom, who are backed up from the invisible heaven, from the invisible church, from the heaven, through the visible of our church. Amen? Traditional church. The church doesn't came into being when many people are saved. Not you. Kaya nga nakita natin yan, ang dami, okay lang yan.
authority thing, sir, we have three generations of authority of Christ, and that means that the church is brought forth to be the authority of the kingdom. Ito, ito yung main, may dalawa tong criteria eh, for having a local church is first the authority of the Holy Spirit and then taking the baptism, the local. Walang sino man, alam mo dito, sabi ko ganyan eh, na tayo alam yung history natin. Talaga. Nagkasa tayo na Lord, mga kaya nga, patuloy na yung mga mga ng Panginoon is that kagano pa yung ibang katuluhan. Kundi, no? Because yung heart ko, bakit we're still following God's rules, following talaga ng dito ng mga puso. And na-hurt ako kapag may buwabagsak, nawawala ng trabaho. Ganyan yung parang bigla nang hihina. And I'm still, yung pala, patuloy ako yun yung just to dig more deeper. No? Nakakainom na ako, parang yung as a new pattern ko, pero I'm still content. No? I want to see yung balloon na pinanggagalingan, and this is about the kingdom. And we don't want to see, but simply every minister and baptized to my Lord is that a thing that is established. Yung iba nangangahas eh. Ang dami rito galing sa iglesia, alam mo, may, di ba may mga kapatid tayo ngayon, nangahas at pastor na, hindi ko sinasabi because lack of knowledge, pero nakakatak. Hindi ka pwede mag-set up ng church except the Holy Spirit. Amen? Except the Holy Spirit, you are under the authority of the kingdom, under the Holy Spirit. No one can set up the church of the Holy Spirit. The first criteria of wisdom is authority of the Holy Spirit. Kaya sinasabi natin, that's why you must be born again. Amen? Holy Spirit, you must be born again. Hindi mo ba, you cannot see that. If you are not under the Spirit of God, if you are not born of the Spirit of God, can you say amen on that? Kaya nga, sa church, no? Kaya, how to enter the kingdom of God? And that's a person. Born again, cannot see the kingdom of God. Habang hindi ka pinamahal. No one can set up a church, only the Spirit can set up. Our seniority, no? Mama, matagal ka na sa church. No? Pwede ka na magtayo mo rin siya. Neither does it get up for any authority. Then a brother will just say, it's an authority to the Spirit. Exercise, eto na. How to exercise the authority of the kingdom? Dito alam niyo dito, meron ito, maunawahin niyo ito. And I believe na nawa mga kaliwanan mo take it. Only the authority of the kingdom can bring forth the Jews. May never exercise authority apart from people in the Lord and the body. We need to live the kingdom life, in the church life, and exercise the kingdom in the peace of God. The church can be secured through sovereign rule. May dalawa yan. The scripture present a profound aspect. The church has been secured through the sovereign rule. No? Paano ba sinasabi ko kanina? Paano tayo makasigurado kung matatag ang iglesia natin? The church has been secured through what? Sovereign rule of heaven. Amen? Your kingdom come, thy will be done on earth as it is
kanina ni Pastor Bert, sabi niya, give us wisdom, knowledge, understanding. Hindi sapat yung may kaalaman bago ulit, knowledge. Hindi sapat yung wisdom, yung understanding, ibig sabihin, nauunawaan mo. Amen, comprehension. Amen na tayo dyan. Ang pinakamahalaga dyan, yung nililig ni King Solomon, wisdom. Ang ibig sabihin ng wisdom, you are applying on it. Amen? Who have done now received the wisdom of God? Being a kingdom people. Can you raise up your hand? Now you have done. Amen? Because we are going to apply on it. Magkaroon mo kayo ng kaunawaan, magkaroon mo kayo ng comprehension, understandings natin, magkaroon mo kayo ng knowledge natin. But you need to have a wisdom. You need the people who will subject themselves to the dominion of heaven so that under that dominion they might rebuild up the church. Amen. Woo! Masarap-sarap nito. Now we are under the dominion. They might be there. Now, patuloy lang tayo, Panginoon. Tinatayo natin sa Pampanga, Diyos mo. Purihinan Diyos, salamat sa iyo. Walang kaduda-duda. Salamat sa inyo, mga kapatid. Lahat tayo pinagibitay ng Panginoon. We will make sure that we are going under the Papa, under the authority of the kingdom niya. Back up natin ang heaven. So exercising the king, building up the church does not come